Nel, sino-sino na ang mga nakapag-file dyan ang kanilang kandidatura? Yes, Ellen, magandang tanghali sa iyo. As of 11 a.m., nasa apat na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Kabilang na sina Antique Representative Loren Legarda, dating Senate Secretary mula sa PDP Laban Pacquiao Pimentel Wing, na si Lutgardo Barbo. Sorsogon Governor Chis Escudero, na tatangkaing bumalik sa Senado, at Abner Afuang. Nadagdagan niyan, Ella, ng dalawa pa. Ito ay sinabay Maylani Ismael at Norman Marquez. Marami-rami na rin party list groups ang dumating dito upang ihain ang kandidatura ng kanilang representante. 10 party list groups as of 11 a.m. ang pumunta na rito para maghain ng COC. Kabilang na rito ang Aga Party List, Kabayan Party List, Anwaray Party List na kinakailangan bumalik dahil kulang sa requirement, Diwa Party List, Pilipinas para sa Pinoy, Alona, Democratic Workers Association, TODA, Cancer, People's Volunteer for Against Illegal Drugs. At may mga patuloy pang nagahain sa kasalukuyan. At patuloy tayong mag-aantabay sa mga darating pang mga personalidad. Sa impormasyon na nakuha natin ay parating na rin dito si Senator Rizzo Ontiveros para sa muling pagtakbo sa Senado. Ella. Ngayon, sino sa mga senatorial candidates ang early bird? Ang una dyan, physically na dumating dito si Senator House Deputy Speaker Loren Legarda at Governor Chis Escudero sa pamamagitan ni Attorney George Erwin Garcia. Sila yung mga unang dumating dito, Ella. Okay, Ned, paano ba ang proseso ng filing ng mga candidates dyan? Medyo iba yung paraan ngayon ano doon sa pagdating sa health protocols dahil noong 2019 na filing Ella ay alam natin mas maluwag noon dahil wala pang pandemya, pero dito bago ka makapasok sa venue dito sa Sofitel Hotel ay kinakailangan magpresenta ka muna ng negative test result mula sa rapid test for COVID-19. At yung makakasama mo lamang dito sa filing area, kung ikaw ay senatoriable, ay hanggang dalawa lang ang iyong makakasama. At kung presidentiable, kung ikaw ay tatakbo for president, ay po pwede ka magsama ng tatlo. At dito sa harapan mismo ng gusali, Ella, ay hindi po pwedeng magsama ka ng mga kung noon ay mga paingay, mga banda, at kung sino-sino pa mga kasama ng mga supporters, dito mahigpit dahil maraming ipinatutupad na mga security measures dito. No fly zone, no fishing. Hindi po pwede dito sa paligid mismo ng hotel, Ella. Last question, Nel. After ba nila mag-file ng kandidatura, ay nagbibigay pa sila ng mensahe o speech? Ayun naman ay optional, ano? Kung nais nilang magbigay ng kanilang mga talumpati, eh merong platform dito na ibinigay sa kanila na aakyat sila at ibibigay nila yung kanilang mga kung ano yung kanilang mga plano sa bansa, kung ano yung mga programang isusulong nila sakaling sila ay papalarin na manalo sa 2022 national elections. Pero meron din naman na after filing, umuwi na sila, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribok, live na nag-uulat mula sa Pasay City.